Shout out kay Katsakino Ducusin, kay Romeo Conchanda, Ronald Berbosidan at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At sa ngayon ang balita natin, mukhang itong Barangay Ginebra ay gusto raw kunin itong si Stephen Holt at itong si Chris Newsom ng sabay. At ito ang magiging backcourt tandem ng Barangay Ginebra para sa future. At handa na raw silang pakawalan itong si Maverick Hanmisi at si Stanley Pringle kung kinakailangan. As it is, mukhang ang tinitignan ngayon ng Ginebra ay straight up Stephen Holt for Maverick Hanmisi. Kung sakasakaling mangyari yung ganyang trade, matatawag yan na isang blockbuster. At masasabi naman na patas dahil mahusay namang maglaro itong si Maverick Hanmisi. At maikukumpara nga ito dito kay Stephen Holt. Kung sakasakaling mangyari yan, magkakaroon ng isang talagang parang heir apparent o pamparit kay Stanley Pringle dito kay Stephen Holt dahil parang ganyan yung estilo ng laro niya. At syempre makatutulong naman sa Terra Firma itong si Maverick Hanmisi. Ngayon itong si Chris Newsom, hindi na siguro kinakailangan makipag-trade yan ng Barangay Ginebra. Iintayin na lamang nilang mag-expire yung kontrata nito at kapag naging unrestricted free agent ay kukunin na lang nila yan dahil sigurado sa Ginebra naman gustong lumipat nitong si Chris Newsom. At kapag yan ay nangyari, masasabi natin talaga na itong Barangay Ginebra magiging solid yan. Isipin mo kung meron kang Newsom at Stephen Holt dito sa backcourt mo. At yan syempre ang magugustuhan ni Coach Tim Cone. As it is, ngayon medyo okay na yung kanilang frontcourt. Kinakailangan na lamang na isang katulong dito kay Jamie Malonzo doon sa power forward. Sa ngayon, itong si Stephen Holt lalong gumaganda ang laro dito sa Terra Firma. At sabi nga nung iba, parang nag-o-audition siya dito sa SMC dahil sa ganda ng performance niya bawat game. At kapag yan ay nagpatuloy, malamang dire-diretso na ito dito sa Barangay Ginebra. Habang itong si Justin Arana at itong si Alex Tacton ay binigyan na ng long-term contracts nitong Converge Fiber Xers, may ibang player naman na napapatunog na baka malagay ulit sa trading block dahil mukhang hindi pa tapos mag-rebuild itong si Coach Aldin Ayo. At ang isang natutukoy dyan ay itong si Mike Nieto. Si Mike Nieto ay isa dun sa mga tinatawag na prolific na scoring guards dito sa PBA. At yan ang dahilan kung ba't maraming mga teams ang interesadong makakuha sa kanyang serbisyo. Kung sakasakaling may makakuha nga dito kay Mike Nieto, abang magiging magandang addition yan sa kanilang lineup. At ang tanong na lamang ay kung ito ay papakawalan ng Converge. At it is itong Converge ngayon mukhang very flexible pagdating sa mga trade transactions. Maliban na lamang dito kay Stockton at Arana na talagang ayaw nilang bitawan. Pero yung ibang players katulad nila, kung si Shawnee Winston nga raw, sabi ng mga insiders, ay willing i-trade ng Converge, ito pa kayang si Mike Nieto. So hindi na nakagugulat kung itong si Nieto ay mapunta sa ibang koponan. Ngayon, alam natin na maraming mga teams ang interesado dito kay Nieto dahil magaling ang shooting nito. So huwag na tayong magulat kung sa Rain or Shine, sa Phoenix o sa SMC o MVP group yan mapunta. O kaya baka sa Northport, Blackwater, Terra Firma, maraming pwedeng pagpunta nitong si Nieto. At alam natin, very accommodating itong Converge pagdating sa mga trades. So hindi na nakapagtataka na itong si Nieto ay magkaroon ng tinatawag na interes sa iba't ibang teams. Ngayon, ang tanong dito sa Converge, ano ba talagang balak nila sa kanilang lineup? Kung itong si Nieto ay trade nila, meron pa kayang ibang susunod? Dahil sa ngayon, parang ang Converge ang gusto lang talagang hawakan ang itong si Justin Arana at si Alex Tacton. Baka ito si Brian Santos, hindi rin nila pakulan yan dahil ang ganda ng scoring nito sa labas. Pero yung ibang players mukhang available lahat. Pero syempre, kinakailangan ay maging maganda yung offer. Nakita natin yung offer ng NLEX para dito kay Jeyo Ambohot na si Joseph Taha ay tinanggihan nila.